Good day everyone. Maraming salamat po muli Father God sa buhay na pinagkaloob niyo po sa amin sa araw-araw. Lalong-lalo na po sa buhay na pinagkaloob niyo po sa aming buong pamilya, sa ating mga silence viewers, sa ating mga dating subscribers at mga bagong subscribers. Maraming salamat po sa patuloy na suporta sa ating munting tahanan, sa ating small time channel. Maraming salamat din po sa ating mga kapatid sa coin industry, sa ating mga coins collectors, sa ating mga coins lover. Ingat po tayo palagi sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Gayun din sa ating mga OFWs na laganap sa buong daigdig, mabuhay po kayo. Ito na naman po si Tatay Greg na nagsasabing ang barya ay pahalagaan dahil ito ay makasaysayan. At gastusin din po natin, ginagamit natin sa pang-araw-araw nating gastusin. Ito na naman po yung mga koleksyon natin. Ito yung nakolekta natin sa mga tindahan. Umpisaan po natin sa non-magnetic coin, 1 peso Cerezal, 1998. Ayan po ang kanyang harap, ang kanyang likod. Next po ay may naligaw, NGC coin. New design, unagonal shape, may taong 2019. Next pong barya ay BSP series, 10 piso, may taong 2013. Semi-hard to find na po ito dito sa aming barangay, maitabi na rin. Next pong 10 peso ay 2008 BSP series. Semi-hard to find na rin po dito sa aming lugar, makukulekta na rin. Panghuli pong coin ay 10 peso uli, commemorative coin, kanya lang, bugbog na, 150 years. Ayan po siya. May taong 1865 hanggang 2015, nakalettering po yung pangalan ni Malbar. Pambili na ito ng isang buting suka. Umako na po tayo sa ating pag-uusapan. Ito po ay galing kay Bro Ronald Dote or Numismatic PH. Pinaampun niya po sa akin, pero bago tayo lumako dyan ay dito muna tayo sa kanya mga previous penny coin. Ayan po, may acid test, may taong 1996 ang kanyang harap, ang kanyang likod, nakalettering po paikot ang United States of America, 1 cent. Next pong 1 cent ay may taong 1993. Lastly po ay may acid test din, may taong 1987. Maraming salamat bro, Ronald. At tumako na po tayo sa ating pag-uusapan. Ito po yung 1 centavo US administration. Napakaganda ng condition, uncirculated. Tingnan po natin ang kanyang features. Sewer, Philippines. Period, Insular Government. May taong 1901 hanggang 1935. Ang type niya po ay Standard Circulation Coin. May taong 1903 hanggang 1935. Ang value niya po ay 1 centavo, 0.01. Currency, piso. May taong 1857 hanggang 1967. Composition nyo po ay bronze, 95% copper, 5% zinc, at 10. Ang timbang nya po ay nasa 5.3 grams. Diameter naman yan, lapad nya ay nasa 24.8 millimeters. Ang kapal naman po nya ay nasa 1.45 millimeters. Ang shape nya po ay round, technique mill. Orientation po ay coin alignment, demonetized, yes. Ang number naman po niya ay 6696. References naman ay KM number 163 at Cisco naman ay number 2. Ito po yung kanyang obverse, eagle above shield, date below. At nakalettering po paikot sa itaas, ang United States of America.
na may taong 1903. Tumako na po tayo sa kanyang likod or reverse. Male seated beside hammer and anvil. At ang active may yung volcano on right in background. Nakalettering naman po paikot sa itaas ang Juan Centavo, Pilipinas. At ang edge niya po ay smooth. Napakaganda ng condition niya. Tiningnan ko po sa ang record nito sa Numista, yung mintage niya po, yung mintahe, yung pagkagawa nitong 1903 ay inabot po ng 10,790,000 example, nasa 15%. At tiningnan ko rin po yung update price nito sa Numista. Yung fine po ay 79, very fine, 79 pesos. Yung extremely fine po ay nasa 258. At yung almost uncirculated ay nasa 885. Pero pitong price po ng uncirculated ay wala pong naitala ang Numista. Pero yung 19, may proof po nitong 1903. Ang mintage po nito ay nasa 0.2%. At umaabot po ito ng, ang price po nila ay humigit kumulang nasa 15,000. Yung proof condition po ng 1903 Juan Centavo. At tiningnan ko po ito sa eBay. Yung update price po nila ay naabot po ng 1,192 pesos at ang shipping po ay nasa 1,503.43 at suma total po ay umaabot po ito ng 2,607.35 pesos. Ito po yung price ng eBay. Baka meron po kayong naitatabi nito. Hindi nyo po alam, may mataas na po ang halaga. At sa mga reseller naman po ay inaabot po ito ng 2,500 hanggang 3,000. Yung ganito pong klase ng condition ng coin. Pwede itong pa-certified, ipag-grade. Dahil napakaganda po talaga ng detalye. So yun lamang po may pararating natin na impormasyon patungkol dito sa bagong ampon nating 1903 Juan Centavo. Sana'y nakadagdag na namang kaalaman at impormasyon sa inyo dito sa ating naishare ngayong umaga. Maraming salamat po sa inyong panonood. Shout out na lamang po sa lahat ng ating mga viewers, subscribers. At yung bago pa lamang po sa ating small time channel, huwag nang pong kalimutan mag-like, comment, subscribe. Paki-click na rin po ng ating notification bell para po sa ating mga bagong videos. Maraming salamat po. Ingat po tayo palagi. God bless us all.